Hello ma'am. Tanong ko lang po kayo. Ano sa pagkakaintindi mo yung saliwikain natin na aanin pa ang damo kung patay na yung kabayo? Para sa iyo, ano yung pagkakaintindi mo doon? Teka. Ang lalim, be. Una-una wala akong kabayo. Ano? May mental block ako eh. Kaya yung mga alam muna, post muna. Ano sa English nung aahin pa ang damo kung patay na ang kabayo? Sa tingin mo lang? Yun lang. Sa pagkakaintindi mo ng aahin pa ang damo kung patay na ang kabayo? Siyempre, wala nang kakain ng damo. Wala nang kakain. Ano ba yun? Ano sa pagkakaintindi mo yung saliwikain na aahin pa ang damo kung patay na ang kabayo? Wala akong maisip. Coach, ano sa pagkakaintindi mo yung salita, aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo? Yan ang hindi ko alam. Gabi naman. Patay tayo kay Dr. Jose Rizal niyan. Di ba, pasaliwi ka inyo para may mga kahulugan? Malalim eh. Malalim? Parang malalim na mababaw. Yung pagkakaintindi mo, Mami Toots. Ha? Ano sa pagkakaintindi, ayun yung pagkakaintindi mo sa saliwi ka inyo yun? Tapos te, kung ita-translate mo sa English word yung bounce. Magandang araw mga kapuro, this is Papa DTV and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog guys, ay nandito tayo sa gym. At ang content natin ngayon araw ay magbabalik tanaw tayo sa ating mga sikat na saliwikain na unti-unti na nakakalimutan nating mga Pilipino. At ang saliwikain na ito ay ang aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Magtatanong tayo sa mga tao dito sa gym kung ano nga ba yung pagkakaintindi nila sa salitang aanhin pa ang damo at kung patay na ang kabayo. At ang twist nun guys ay ita-translate nila ito sa English. Walang mali at tamang sagot dito guys. Ang atin lamang ay aalamin lang natin ang opinion nila at ang pagkakaintindi nila rito sa ating saliwikain na aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Tara, samahan niyo na akong magtanong. Sa iyong opinion, ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng saliwikain na aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo? Sabihin nun na parang papakalabangan yung isang bagay kung wala na. Kung wala na. Sa akin ang kahulugan nun, anhin mo pa yung tulong kung hindi na niya kailangan. Kabayo. Siyempre, wala nang kakain yung damo. Wala nang kakain? Ano ba yun? Malalim eh. Malalim? Parang malalim na mababaw. Eh siyempre, anhin mo naman yung damo kung wala nang makakain, patay na nga eh. Ano yung tama sa dito? Pero para sa akin siguro, kung nilet go mo yung isang opportunity, hindi mo na ito makukuha sa susunod na pagkakataon. Parang ibig sabihin, kapag may opportunity na dumating sa'yo, take it agad. Kasi kapag wala na ito, hindi mo na ito makukuha. Wow, maganda. Ewan ko, hindi ako sure. Serious vlog? Committee. Kasi I'm signal. Sour vlog. Ganda. Rewards. Parang walang silbi yung rewards mo if tawag dito, hindi mo na ma-achieve yung goal na gusto mo. So, for example, gusto mo na makuha yung, kasi for example, since we're on the gym, yung Spartan training mo, gusto mo makuha yung goal mo, gold medal. Pero unfortunately, pag nakuha mo nun, you left something na, for example, sa house, if you're a family man, pag-uwi mo, napabayaan mo sila too because of too much training and then competing, pag-uwi mo, wala na sila. You might get sidetracked because you think ito yung main goal team. Unfortunately, what you really need is your family. Wala na siya sila. So, that's a serious question and a serious answer. Yun lang naman ang majority of the time. Ano pong YouTube channel nyo ulit? Herbie Brain. My YouTube channel. Yan. Herbie Brain. Yeah, I promote more on martial arts and veganism and kind of traveling stuff. Mountaineering, something. Well, parang priorities.
somewhat priorities, ano yung priorities mo. Yung horse or yung chess, parang ganun din. Sa fighting, career, family, or God. So somewhat much better if balance. Mas magandang nandun pa yung dam, nandun din yung kabayo. Para so, para sila. About balance. Okay? And yun, priorities. Kailangan mong i-balance and pag-prioritize. I-organize mo yung time mo in every aspect of your life. Porkit wala naman yung kabayo, kahit may damo, marami namang use yung damo eh. Hindi naman naman siya para sa kabayo, pwede sa mga ibang hayop. Ay, ang pag-aintindi mo sa salibigay na anin pa ang damo ang patay ng kabayo. Di, kahit wala na yung kabayo, basta may damo, okay lang. Para ano lang yan, anuin mo pa yung... Parang wala kang motivation sa buhay kung wala kang patutunguhan yung ginagawa. Kung for example, sa mga magulang mo, nagkasamaan kayo ng loob, tapos sa isip mo siguro, sorry ka ng sorry sa mga magulang mo na nagawa mo ngayon, pero matagal mo silang hindi kinausap. Tapos hanggang sa namatay yung magulang mo, tsaka magsisisi, maghihing, ano yun? Hindi ang tawag. Pasaya magka-cry out ka sa pabao ngayon. Tawag dun sa ano? Tagalog? Luluksa? Luluksa ba? Inigmis? Naghagulgol. Maghahagulgol ka, tapos sasabihin mo, patawad, patawad. Parang pang ganun na. Kung kailang huli na ang lahat, doon ka magsisisi. Parang ganun. Dapat yung nagsorry ka pala na umpisa na, tapos hindi mo nasabi. Yung umpisa ganun. Hanggang sa magsisisi ka na, parang yun niya, namatay na yung kabayo eh. Anong sinabi sa pamilya, trabaho ka ng trabaho, kung parang hindi mo naman pinag-iipunan yung kinabukasan nyo, parang useless din naman yun. Yeah. Okay, ang pagkakaintindi ko, ano pa yung tulo kung huli na ang lahat? Example na lang sa family. Kasi family matters tayo eh. Example, kapag yung sa magulang, kailangan ngayon pa lang, mahalin mo na siya. Kasi kapag siyempre, kapag patay na siya, sabihin mo, I love you mama, I love you papa, nakikinig pa ba ngayon? Although, in heaven, pero kasi siyempre, importante, kung buhay pa lang siya, ibigay mo na ang lahat. Kung ano yung kaya mong ibigay, ibigay mo na, kasi kapag namatay sila, sayang lang yung luha mo. Kasi wala na. Kahit lumuha ka man ng bato, kasabihan nila, hindi na nila mararamdaman. Kaya ngayon pa lang, mahalin mo na. Yes. That's all. Thank you. Yeah. Isa rin sa wikang Ingles ang saliwikain na aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. What will you do to the grass if the horse is dead? It's already dead. What is the purpose of grass if the horse is dead? Galing. What is the importance of grass? If the horse is already dead. Galing. What is the purpose of the grass if the horse is already dead? Yes. What are the grass for if the horse is already dead? So literal translation. What's the word of the grassland if the horses aren't there anymore? Yeah. What is the use of grass if the horse is dead? Thank you. What will you do in the grass if there's no horse? What's the use of the grass if the horse already died? What's the use of the grass if the horse already died? What's the purpose of the grass if the horse is dead? Life is useless if you can't use these things in right way. Wow. At ayun na nga mga kaprod, shout out muna tayo kay Noriza Peñaranda, Bonding Versosa, at sa Family Prudente, galing kay Ate Nora Prudente. Watch out guys, keep safe always! Woo! At ayun na nga mga kaprod, at natanong na natin yung mga kaibigan natin dito sa gym, kung ano yung paniniwala nila sa saliwikain o pagkakaintindi nila sa saliwikain na aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Nakakatuwa lang isipin guys na iba-iba pala tayo ng paniniwala
sa saliwikay na ito. Dahil ako, kung tatanungin niya ako, ang pagkakaintindi ko sa saliwikay na ito, aanin mo pa ang isang bagay kung wala na yung taong pagbibigyan mo na ito. Para sa akin, ayun lang. Natutuwa lang akong isipin na iba-iba man tayo ng paniniwala sa saliwikay na ito ay may mga kahulugan naman na gustong ipahihwati. Kaya guys, napakaswerte talaga natin mga Pilipino dahil pinamanahan tayo ng kultura katulad nito ng ating mga ninuno. At kung nagustuhan nyo ang video nito, paki-like, share, subscribe ang aking YouTube channel, Papa D TV, at paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong upload. Once again, this is Papa D TV! Magandang hapon guys, ito lang masasabi ko sa inyo. Mag-subscribe at mag-click nyo na notification bell para lagi kayo updated sa video na i-upload pa ni Papa D. Para laging masaya ang araw nyo.